Magandang araw. Oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS-TV, Science for the People. Dahil panahon na ng tag-ulan, kinakailangan na palagi tayong handa tuwing may tatamang bagyo sa bansa. Balikan kung paanong nakatulong sa paghahanda ang storm chasers ng DOST Pag-asa dito lang sa Sinesyensya. Yung pinaka-memorable kong experience, yung kay Yolanda. Talagang nandirya ng bagyo na wala kang masilungan dahil walang mga buildings, no? Dahil nasa field kayo. Lalo na kung yung bagyong dumaan doon sa lugar mo, papuntang Manila or malapit sa Manila, siyempre ang iisipin mo naman, yung pamilya mo naman. Lalo na pag may bugso yung malakas na hangin, ay napapa-atras ka habang tinitignan mo yung lakas ng hangin. Nung gabi na kasagsagan ng bagyo, nasa loob kami ng sasakyan. And then, tutulay kami ng, dadaan kami ng tulay, kasalukoy yung bumabaha noon. Nung kami malapit sa may tulay, umaapaw na yung tubig sa aming harapan, sa windshield. Tumaas mo ng tubig, ay makukulong na kami dun sa loob. Kay dumaan ng bagyo, kay lumis ang bagyo, andun yung kaba, takot na maaaring yun na yung huling araw namin. O kaya may madisgrasya sa amin, may masugatan. Binababa ko yung gamit ko dun sa loob ng stasyon ay bigla na lang nagkaroon ng tubig dun sa sahig. Wala pang 10 minutes ay nasa ibabaw na kami ng lamesa. Kasi yung tubig ay halos lampasan ng lamesa. And magdamag kami sa ibabaw ng lamesa na nakaupo. Ako as a first timer, medyo excited pa. Kasi kumbaga, di ko pa alam kung ano i-expect ko, pero mas nangingibabaw yung excitement kaysa dun sa kaba, knowing na bagyo yung pupuntahan namin. Walang atrasan. Kung talagang tinawag ka, trabaho natin eh. Tinanggap mo maging storm chaser, kailangan sumama ka. Way back, 1995 yata, during the Rusing, talagang na-experience namin yung gano'ng kalakas yung hangin, gano'ng kalakas. And then we stranded for 15 days. Talagang inabutan kami ng mismo. Or yung lugar namin, malapit doon sa dinaanan ng bagyo. At talagang na-experience namin na talagang hinihintay na lang namin matanggal yung bubungan ng aming station. But awa naman ng Diyos, ito, buhay pa. A day after na maglandfall si Hayan or si Yolanda,
dun sa Tacloban. Dumating kami dun sa area. So madaling araw, so di ko alam kung anong nasa paligid ko. Nung lumiwanag na, dun ko palang nakita kung gaano kalaki yung naging damage ni Yolanda dun sa lugar. So madami akong nakita mga patay na tao palang the street. And di ko na rin kaya yung amoy dun sa lugar. Nakakapanlumo kasi parang maiisip mo, paano kung ako yung nandun sa sitwasyon na yon? Parang very helpless yung mga tao kasi yung mga bahay nila wasak. Nagpunta na kami dun, papunta na kami ng Palo, siyempre dadaan kami ng San Juanico Bridge. So pagbaba namin sa San Juanico Bridge, naamoy na namin yung mga amoy ng mga bangkay na. Doon pa lang, marami na kami nakikitang mga patay na. And then pagdating sa Tacloban, makikita may mga sasakyan doon na patong-patong, pati mga bangkay na walang katapusan doon sa pagdaan mo ng kalsada, makikita mo rin. Papunta kami ng Palo, pagdating namin mismo doon sa Palo, dahil doon kami magbe-base, kahit yung opisina ng Palo, DOST, makikita mo talagang ano, mga bakod, yung mga bubong, yung mga basag ng mga salamin. So, halatang napakalakas ng hangin. Halos lahat ng kabahayan doon sa paligid ng Tacloban Airport ay halos nawasak lahat. Doon lang ako nakakita ng tao na tabunan ng debris ng mga kahoy na ang nakalabas yung paa, nakalabas lang yung ulo, nakalabas lang yung kamay. Iba na yung amoy talaga ng area na yon. Kung mahina-hina yung sikmura mo, ay hindi mo makakaya yon. Ang storm chaser team ay nagsimula almost 35 years ago. At ito ay originally ang kanyang pangalan ay STRIDE team, which is an acronym for Storm Tropical Cyclone Reconnaissance Damage Evaluation Team. Pero itong huli na ng 80s ay na rename namin siya na Storm Chaser Team. Ah, kagaya nga nung una nung nasabi ko, yung una kasi para bang hinahanap mo lang ano yung epekto ng magiging epekto ng signal number 1, ano yung magiging epekto ng signal number 2, na every time kung ano yung mga dadaan na bagyo. Yun lang yung unang purpose lang nila. But ito na, nung binago na namin, kami na mismo pumupunta dun sa lugar na maaring or tatamaan itong bagyo. To help, provide the mandate of PAGASA, which is of course to give the accurate, timely weather forecast. At ang storm chaser team ay nadideploy sa area na kung saan tatama ang mata ng bagyo. Nagdi-disseminate information sa mga local official, nagkoconduct ng interview after the passage, kumukuha ng mga images, gumagawa ng mga reports. Ayun yung mga trabaho namin. At of course, 2 days or 3 days before, bago ito tumama, ay nandiyan na ang team. Ito ay para magbigay ng babala doon sa mga community na maapektuhan, ano ang kanilang paghahanda, at of course ay para ibigay din sa central office ang real-time data na nanggagaling o data na binibigay na itong bagyo sa community na tatamaan.
Kami po yung tinatawag na storm chasers. Nabilig nyo na ba yung storm chasers? Oo. Kami yung humahabol. Pag sinabing chasers, ano, humahabol. Kami yung pinadadala ng pag-asa. So ang pag-asa yung tungkol sa bagyo. Nabilig nyo na po ba? Bagyo. Saka sa mga pag-ulan-ulan, mga El Nino. So kami, pumupunta kami doon sa isang lugar kung saan dadaan yung bagyo. So dalawang araw bago yung bagyo o tatlong araw bago dumating yung bagyo, nandun kami sa lugar. Kami ay tumutulong sa mga weather forecaster natin. So yung mga forecaster, nadinilig nyo rin, ano? Forecaster. So sila yung nagbibigay ng kalagayan ng mga panahon. So kung ganong kalakas yung ulan na darating, kung ganong kalakas yung hangin. So kami, pupunta kami sa isang lugar, may mga dala kami mga instrumento. So ipapaliwanag namin sa inyo sandali yung mga ginagamit namin instrumento. No? Ito yung sa wind sensor. So siya yung nagsusukat ng hangin, kung ganong kalakas yung hangin. Diba ang bagyo may malakas na hangin? So ito, sinusukat niya kung ganong malakas yung hangin. Meron din kami handheld na anemometer. Panukat rin ito sa kung ganong kalakas yung hangin, yung pagbugso nito. Bali yung handheld anemometer, maliit na instrumento siya na merong sa loob na umiikot para ma-measure yung hangin. Ito yung tinataas namin para pagbugso ng hangin, makikita ka agad kung gaano ka lakas yung bugso ng hangin na dumadaan. Nung araw, medyo simple lang yung mga ano namin. We had the handheld anemometer para pagdating mo doon sa isang lugar, makikita mo lang kung gaano kalakas yung hangin. Kumukuha ako ng actual measurement ng wind speed. Gabi, ano, blackout eh. Kung paglabas mo ganyan, nadadala ka ng hangin eh. Talagang ano, tapos nagliliparan yung mga ano, lumabas ako. Kinukuha ko, pinilit akong kumukuha ng wind speed. Tapos bumalik na ako kasi napakalakas ng bagyo. Today, meron na yung mga bagong equipment. Especially, meron yung una, kagaya nitong nasa likodan natin, is what we call the radiosonde or the upper air observation. Ito yung meron siyang balloon with the transmitter. Tapos, pag-release mo ng balloon, tinatrack siya nitong equipment na to. Hanggang sa, yun naman para malaman mo kung ano yung temperature, wind speed, and wind direction from the ground up to the upper levels. Yung para makita mo stability ng ating atmosphere during the, kung may papalapit at may bagyo na mismo. Meron kaming rangefinder. Malalaman mo yung kasi pag may in-interview ka doon na isang tao, may tinuro sa iyo yung ganong kataas yung height ng tubig. So yung rangefinder na yon is malalaman mo kung anong level o anong elevation base doon sa normal na taas ng dagat. Bibigyan din daw kami ng mga communication gadget na talagang kahit baksak yung mga cell site, siguro lalagyan din kami ng mga radyo na SSB, single sideband, or yung inihingi namin na sat phone. Kaya yun na nga lang, dapat kinakabahan na yung aming mga asawa, please nakikipag-coordinate sila dito sa amin sa opisina para malaman din nila kung ano talaga yung sitwasyon namin. Ako po si Anita Tuason, 51 years old, plain housewife. Ang asawa ko po ay isang storm chaser. Noong una, sabi niya lang sa akin, member ako ng storm chaser. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, pag may bagyo, kami yung tatakbo, sabi niya. Ko,
ano yun, delikado yun, sabi ko sa kanya. Mahirap kaya yun, huwag ka na lang kaya sumama doon nung una, sabi ko sa kanya. Kinukwento ko sa kanila, sabihin pala, sinasabi lang nila, delikado pala yung ano. Kaya lang sabi ko, for the love of the service, gaya na sinasabi ng mga kasama ko. Eh, gusto niya yung work niya, syempre wala rin ako magagawa. Parte ng trabaho kasi nila yun. Hindi na rin ako pwedeng umangal. Later on, alam niya yung trabaho ko. At unang-una nga, ako yung coordinator, tapos ako yung unang aatras. Alam naman niya, basta sabi lang niya sa akin, ingat lang. Alam naman niya kung paano ako mag-ingat pag mga ganyang mga kalamidad. Pag dumarating na sila doon, pag mayroon pa kaming communication, kinukwento niya na, eto, malakas ang ulan, nagbabagsakan ng mga puno, nagbabagsakan ng mga poste, lalo ko nininervyos pag gano'n na yung kwento niya. Hindi ko na alam kung ano na nangyayari sa kanila, kung okay ba sila o hindi. Talagang ganyan, nasa kwan tayo, nasa panganib lagi, lalo na yung mga landfall, ano, yung mga parating na bagyo. Kaya lang, ano, medyo ingat ng konti. Eh, kung talagang oras mo na, hindi wala kang magagawa. Every time na aalis siya at wala siya rito, dasal na lang ang talagang pinanghahawakan ko. Doon ko na lang dinadaan na sana ligtas sila sa lahat ng lakad nila, sa lahat ng sako na nadarating sa kanila. Yun lang ang pinakaano ko na lang, magdasal. Ang may share ko na lang sa kanila, tanggapin nila ng bukal sa loob nila yung trabaho na gusto naman ng mga asawa nila. Dasal ang pinakakailangan nila sa ganong trabaho. At saka yung tiwala nyo na lang na kaya nilang gampanan lahat ng trabaho nila. Nung pong pinaka-experience na ano ko sa kanya nung Yolanda, na nagpunta sila doon, tumakbo sila, na halos hindi ko sila makontak ng ilang araw. Hindi ko alam kung okay sila kasi tatawid ng dagat. Mahirap. Ang hirap sa loob. Yun yung hindi nila alam na mamamayan kung gano'ng kahirap ang trabaho ng storm chaser. Ang hirap po talaga. Ang storm chaser sa pumunta siya sa lugar para magbigay babala. Maaaring magka-brownout, maaaring magbaha, maaaring lumakas ang hangin, maaaring masira yung mga panel. So, pag binigyan na tayo ng babala, sundin natin para maiwasan natin yung madisgrasya, di ba? So saan tayo pupunta na lugar? Siyempre, kung yung bahay mo kahoy lang, tapos malapit sa dagat, anong gagawin nyo pag may bagyo? Likas. So ganun ang ginagawa namin sa lugar na pinupunta namin. So kami yung mga storm chaser. Ang PAGASA naman mandated siya para magbigay ng kalagayan ng panahon, ano. So kami ang ano namin, ang purpose namin is tumulong bukod sa forecaster natin sa mga forecasting division. Ang storm chaser nakalaan na mag-assist doon sa sa dadaanan ng bagyo. Lalo na ang inuuna namin yung mga LGUs kasi mas sila yung nakakaalam doon sa area nila kung ano yung dapat nilang unahin. Lalo na yung affected na dadaanan ng bagyo. Nagbibigay kami ng impormasyon sa, lalo sa forecaster kasi importante sa kanila yung mawarningan yung mga tao. So, yun, malaking bahagi din kami sa pagbibigay kaalaman doon sa tungkol sa bagyo. Alam mo, ang isang protocol namin kasi, pagdating mo sa isang lugar, you will coordinate with the local official. And then, yung local official na yun, mag-uumpisa siyang mag-convene yung kanilang disaster group. Siyempre, medyo proud ka kasi ikaw ang sikat during the time. Sasabihin mo sa kanila, itong bagyong ito, maaring dadaanan kayo, gantong araw, gantong oras. Masirain yung mga bahay na kailangan maghanda kayo palagi ng mga extra food, mga emergency kit, at kailangan huwag babaliwalain yung mga sinasabi naming mga babala. Sa kanila naman, ang may tutulong lang naman nila, nakikita namin na masaya kami na para bang sumusunod sila. Kung first time ka,
ay mag-ingat. Tibayan niya yung loob niya. Lagi matatag, tsaka dapat marami siyang opsyon. Kasi marami kang ma-experience dyan na hindi mo pa na-experience. Tsaka kailangan siyempre, yung loob dapat niya, go kung go. At laging magdasal. At yung safety first ang kailangan talagang unahin. At kumbaga parang body-body system na huwag lalayo dun sa mga kasamahan. Eh baka mamaya biglang may bumagsak na puno sa harapan. Yun ang nakakaba doon sa mga dadaanan. Kami ang nang humahabol sa mga bagyo para maprotektahan namin kayo. Kami ang nagbibigay ng impormasyon na real time upang masave hindi lamang buhay, kundi ang livelihood ng isang probinsya. It's just a simple team, but yung kanyang resulta o kanyang contribution ay napakalaki. These people are silent worker working for our mandate, objective, to save lives and property through timely and accurate weather forecasts. Akin pong personal na inaanyayahan ng publiko na makilahok sa pagdiriwang ng National Science and Technology Week sa July 11 to 15, 2017 sa World Trade Center sa Pasay City. Sa taong ito, ang tema ng pangkalahatang pagdiriwang ay Science for the People, sapagkat nararapat na ipabatid sa mamamayan na nagmula sa dunong at pagpupunyagi ng tao ang mga bunga ng agham at teknolohiya. Dahil diyan, nararapat din lamang na paglingkuran ng agham at teknolohiya ang interes at pangangailangan ng tao ng sambayanan. Sa World Trade Center, makikita sa mga interactive booth displays ang mga pinakahuling research advances, hindi lamang ng DOST kundi pati na rin ng iba pang mga ahensyang gumagawa ng cutting-edge innovations. Meron ding mga scientific fora, lectures at product demonstrations na pwede niyong puntahan. Sa National Science and Technology Week, pinagtitibay ng DOST at ng Pangbansang Agham at Teknolohiya ang kanyang matatag na suporta sa Republika ng Pilipinas, sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lipunang kanyang kinabibilangan. Magkita-kita tayo July 11 to 15, World Trade Center, para sa National Science and Technology Week. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Good morning sa iyo, Jel. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ng DOST TV. Kasalukuyan ang nakakaapekto sa ating bansa
itong intertropical convergence zone dito sa bandang Mindanao. At wala ho tayo binabantayang low pressure area o bagyo sa loob at labas man ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa itong ITZ, inaasahan natin ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Caraga at kasama na rin ang buong Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Samantala, yung nilalabing bahagi ng bansa katulad sa Metro Manila ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated mga pag-ulan. Sa susunod ng tatlong araw, ang buong bansa ay makakaranas ng magandang panahon maliban sa mga isolated mga pag-ulan o thunderstorm kadalasan sa hapon o gabi. Kaya dito sa Metro Manila, inaasahan natin na mainit na panahon kung saan aabot hanggang 32 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Baguio City ay aabot sa 24 o 23 degrees Celsius. Pagdating sa Metro Cebu, yung makikita na hindi kasing init na panahon sa Metro Manila kung saan aabot lamang sa 31 hanggang 32 degrees Celsius. Punta naman tayo sa Davao, ay aabot lamang sa 32 degrees Celsius sa mga susunod na tatlong araw. Umayang hapon, ang araw lulubog sa ganap na 6:30 ng hapon. Para sa karagdagang update, i-follow at i-like ang ating social media account ng Pag-asa sa Twitter, Facebook at YouTube. Bisitahin lagi ang Pag-asa website www.pagasa.usd.gov.ph. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Section, ako po si Alzardi Aurelio. DOSTV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSMBFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. SITEV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sitev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST TV, the program that delivers science for the people.